福，欢迎收听阿忠在闭幕。Energy。Masayang buhay ngayon Ang daming nagbago Pero kahit ano pa man ang mauso Radyo pa rin ang gusto ko Sa bayo, opisina, kotse, taxi at jeep Tricycle, FX, bus na masigip Palagay internet, lasa, karinderya Energy FM, nagbibigay saya Tama! Bakit sabihin radyo? Sabihin mo 106.7 Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Huwag sabihin radyo, sabihin mo Energy! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit Sumasaya ang buhay ngayon Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man Sabihin radyo, sabihin mo. Good morning everyone. Oras po natin 11:33. Kumusta naman ang mga nasa biyahe sa oras na ito? Ang dami ko nakikita mga post at ang dami ko natatanggap na messages sa mga group chat ko with my friends na ang haba daw ng pila sa bus, sa MRT. Tapos yung mga may dala naman mga sasakyan, sobrang hindi gumagalaw po yung iba. Nako. Asahan na natin yung traffic na ganyan kasi alam naman natin, pag naulan, automatic yan. May magaganap na traffic talaga, ba? Diba? Well, ganun talaga ang buhay. Ang hirap kaya kailangan maging kalmado ka sa mga pagkakataong ganyan. Lalo na kapag inis na inis ka na kasi pat ganun, ang tagal. Hindi ako makarating sa paroroonan ko, ang traffic. Ang dami ko nakikita mga reklamo. Grabe ang traffic po, grabe po, puro ganun. So pagtiisan nyo na lang po yan. May mga bagay na kailangan natin pagtiisan para maging successful. Ha? Huh? Oh, ha? Huh? Ang aga ng hugot natin, di ba? Anyways, welcome to Cover Show! Good morning sa inyong lahat, sa lahat ng mga magaganda ang gising at sa lahat ng mga pangit ang gising, andito na ako. Pagagandahin ko ang gising mo, di ba? At dahil dyan, eto na, pwedeng-pwede ka nang tumawag sa ating hotline 721-2429 721-2429 para sa ating hot stories. Feel na feel ko yung stories ngayon. Anyways, kung meron kayong mainit na kwento, lalo na yung mga natatrap sa traffic, di ba? Pag natatraffic ka, syempre, di ba, mag-iisip ka, anday mo nang i-imagine, yan. Perfect timing yan para mag-share ng mga kwento, hindi lang sa katabi ninyo, di ba? Magkikwentuhan talaga kayo kasi wala kayong choice kundi magkwentuhan dahil sa haba ng traffic ko. So, ayan, pwedeng ganyan, pwedeng itawag nyo na lang din sa akin habang screen ni Boy Cam. Habang ni-screen ni Boy Cam ang ating caller ngayong araw na ito, tumawag na kayo, 721-2429. Ay, pati nasasabi ko, nananaginip yata ako. Anyway. Oo, ano bang mga ganap natin ngayon? Ano bang mga pupuntahan natin? Ano bang mga lakad natin? Ako, share ko sa inyo, marami akong ano ngayon, marami akong lakad. As in, hindi ko nga alam kung paano pagkakasya ini. Tapos naiisip ko pa lang na, hala, traffic, ano ba yan? Paano ko, di ba? Minsan mawawalan ka ng ano eh, parang huwag na nga lang. Pero wag mo dapat ma-feel yun. Kailangan ituloy mo pa rin, di ba? Kapag may gusto kang mangyari, go lang, di ba? And ngayon, ayun na nga, sa mga magiging busy today, kagaya ko, na maraming lakad, maraming pupuntahan, kalma lang, kapit lang, kakayanin natin ang traffic na yan, kakayanin natin ang biyahe ngayong araw na to. Kahit medyo maulan, maambon-ambon lang naman sa labas. Hindi ko lang alam kung sa ibang parte eh, talaga malakas ang ulan or maambon, di ba? Pero yun, naranasan ko ngayon, medyo konting-konting ambon lang at saka naka-jacket ako ngayon. Kasi alam mo na, malamig. Walang kayakap, so jacket na lang. Wow. Relate ka ba para sa mga single na walang kayakap at nilalamig ngayon? Sana naman kasi nag-jacket ka, di ba? Para hindi mo siya naaalala. Ganon!
Bakit daw ba nabubulol ako? May iniisip daw ba ako? Hindi ba pwede magkamali? Hindi ba pwede humingi ng tawad? Ito na naman ako. Mag-emote na naman ako. Sabi, antok ka pa bate. Hindi naman sakto lang. Kayo naman, oh. Oo. Huwag na kasi kayo mag-comment. Hindi ko naman tinuloy, eh. Anyways, natatawa ako sa sarili ko. Tumawag na nga kayo para may makausap ako. 721-2429. 721-2429. Sabi ni ano, CL, oh. Dito po sa amin, Ate Cara, ang lakas po ng ulan. Uy, mag-ingat kayo, ah. Dun sa mga... ano ah, sa mga lugar na sobrang lalakas ng ulan, magdala kayo ng sombrero, magdala kayo ng ang tawag ito? Bimpo. Magdala din kayo ng jacket, magdala din kayo ng kapote, magdala din kayo ng payong. Kahit alin man sa mga yan, may madala ka man lang, di ba, para to protect yourself. Ganun. Dahil dyan, washing. Ano ba? Ay, pa ako nagkakamali. Anong washing? Watching from Malaysia. Every day daw siyang nanonood at nakikinig si Jigs Reyes Advento. Oo. Ha-ha-ha, puy at pamor. Sabi ni Tin Monrelo, relate ha, ang kapal nga po ng jacket ko eh. Oo nga. Sa mga makakapal ang jacket, sige, okay lang yan para di ba hindi kayo lamigin. Kasi madali magkasakit sa panahon ngayon. Lalo na yung mga sakitin dyan. Kagaya ko, sakitin din ako eh. Oo, kailangan talaga alam mo kung paano alagaan yung sarili mo. So, ayun na nga. Ano ba lakad ko daw today? Sabi dito sa live. Ay, live na po pala tayo ah. Hanapin niyo po sa Facebook kung gusto niyo ako makita. Sa mga nata-traffic, sa mga walang magawa dahil ang tagal, hindi umaandar talaga. Ay, hanapin niyo po ako sa Facebook. DJ Cara, DJ Space, K-A-R-A. And live na live po tayo ngayon. Hanapin mo din ang Energy FM 106.7. Please like and share this video. Ayan. So, yun nga. Ano ba lakad ko mamaya? Ang lakad ko mamaya ay sasamahan ko yung kapatid ko. Pupunta ko dyan sa ano, sa Makati. So, magiging taong Makati ako dyan. Kasama ko yung kapatid ko, Senorita Vashti. Ihahatid ko dahil siya ay may event dyan sa Glorieta. Sa mga gusto po magpunta ng Glorieta, ayan, punta po kayo dyan. Libre naman po. magkakasama kami, magkakapatid dyan mamaya sa Glorieta kasi may event siya. Tapos, Makati ulit after nyan, diretso naman ako sa ano, MeTV, sa aking MeTV family. May ano kami. May meeting di Avance. Meeting di Avance talaga. Oo, tapos pupunta naman ako sa ano ko sa... Basta may lakad din ako sa Makati after. So, puro Makati yung lakad ko ngayon. So, good luck sa mga pupunta ng Makati. Ha? 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 Ate ka, anto ka pa, bulol ka pa. Ganun ba yun? Pag nabubulol, ibig sabihin, antok. Hindi ko kinakaya. At eto na. O yan. Sabi ni Boy Cam. Yow Yow, eto ha. Mag-a-announce na ako ng number ng Yow Yow. 0947-733-7216. Tawagan ko kaya yan, no? Sige nga. Cellphone pa talaga ginamit mo, ha? Kaya lang baka pag dito, ito yung ginamit kong phone, baka man loko naman sa akin. Kasi nga, Yow Yow. Gusto ko sa... Boy P, meron ba tayong ano dyan, cellphone? Tatawagan natin yan. Hindi makakalagpas atin yung mga nanluloko na yan, eh. Di ba? Sige, hintay natin si ano. Ang hirap ng puyat, no? Hintayin natin kung may... Oh, wala. Mukhang hindi natin siya pwedeng tawagan. Sige. Hanap na lang ulit tayo ng ibang caller. 721-2429. 721-2429. Ayan. Nga pala yung concert namin. Huwag niyo pong kakalimutan, ha? Habang naghahanap tayo ng caller. Yan, habang ini-screen natin, huwag niyo pong kalimutan yung concert ng Carjack September 20. September 20 po yan sa Crossroads, Tomas Morato. Huwag niyo pong kakalimutan bumili ng ticket sa ticketnet.com.ph or sa lahat ng mga SM department stores. Tanong niyo lang po, ate, saan po dito yung department stores, yung ticketnet, kung pwedeng bumili ng ticket yan. Magtanong-tanong lang po kayo, malalaman niyo po agad yan. So, ang ating general admission ay nasa 848 and ang ating VIP ay nasa 1,600 pesos. Sana wag niyo po palagpasin tong concert na to kasi talagang pinaghirapan po namin to. Talagang naglaan po kami ng oras, ng effort.
para po magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusuporta. So, isama niyo po ang buong barangay ninyo, kapatid ninyo, nanay ninyo, jowa niyo. Kung wala kayong jowa, maghanap kayo na makakasama, kadate, ganyan. Mag-e-enjoy kayo, promise. Kasi may mga, alam niyo na, may mga hugot songs din, may mga relatable songs. And of course, may mga surprises. Wow! Oo. Habang naghahanap ng caller natin, i-follow niyo po ako sa mga social media accounts ko. Ayan. Hanapin nyo lang po sa Instagram, Gandang Kara. Ang aking YouTube channel, Gandang Kara. At ang aking fanpage, DJ Kara. Okay? At hello sa ating live viewers ngayon na nag-e-enjoy manood. At sa lahat ng mga nasa biyahe sa mga oras nito. Sabi, Kara, gising. Grabe naman kayo. Gising na naman ako. Ang dami mong lakad, kapagod eh. Oo nga, madami akong lakad. So, kailangan mag-ano ako ng lakas. Diba? Humugot ako ng maraming lakas hanggang mamaya. Kailangan kumain ako ng madami. Kasama ba si PPJ sa'yo, GK? Ewan ko pupunta si mamaya, pero ang alam ko, oo. Oo. O, ayan. So, mamaya. Mga yoyo, bakit daw hindi mag-ano sa baha? Huwag kasi kayong magyawyaw. Parang awa nyo na. Huwag nyo akong pahirapan. Nagkakandabulol-bulol na nga ako ngayon. Tatawag pa kayo para magyawyaw. Cellphone pa gamit nyo. Nakakaloka kayo. Sabi, DJ Kara, share mo naman ang panaginip mo today. Ay, actually, sige. Mag-share tayo ng panaginip. Alam nyo, minsan yung panaginip, hindi mo maintindihan kung may meaning ba talaga o yaw-yaw lang din. Kasi minsan ganun yung halo-halo, hindi ko rin maintindihan. Sabi ko, ba't ganun? Halo-halo yung panaginip ko. Napanaginipan ko naman na kumakain ako, kanina ha, kumakain ako ng isang malaking cake. So ano ibig sabihin nun? Tapos pinipilit ko doon ubusin yung cake kahit bundat na ako, ang laki na lang chan ko. Diba? Ano kaya ibig sabihin nun? Tapos maya-maya, after ko doon kumain ng cake, nag-boxing na ako. Sabi ko, ano to? Nag-boxing daw ako siguro para mag-diet, diba? Well, sa totoong buhay, gano'n naman talaga eh. Diba? Kakain ka muna na madami, tapos saka ka magsisisi. Alam, dami ko nakain, makapag-exercise nga. O, yun. So, napanaginipan ko din yan. Tapos, nag-boxing daw ako. Tapos, habang nag-boxing daw ako, sabi ko, ang sakit na ng kamay ko, hindi ko na kayang sumuntok, tama na. Sumuko daw agad ako. Tapos, maya-maya, nandun na daw ako sa park. Sabi ko, anong kwento to? Hindi ko na naiintindihan. Kumakain, nagbaboxing, nasa park. Uy, may caller na tayo. O, yan ang panaginip ko kanina na hindi ko naiintindihan. Diba? So, minsan, wag na lang natin i-relate sa panaginip kasi baka wala naman talagang... baka naghalo-halo lang talaga yung mga iniisip mo noong nakaraang araw. Tapos, pagsasama-samahin niya lahat sa pamamagitan ng panaginip. Diba? O, ito na, may caller tayo. From Bacoor. Kausapin natin si Tony. Hello? Hi, ma'am. Hi, DJ Kara. Good afternoon po. Good afternoon din. Hi. Hi. Ilan to? Ano? Ganda-ganda mo. Ay, thank you. Lagi ko kayong pinapanood ni Papa Jack sa video. Ay, thank you. Maraming salamat sa support mo. Sana makapunta ka sa concert. Yes. Apo. Ayan. Ilan taon ka na? I'm 45 years old. Hala, totoo ba? Alam mo, sasabihin ko pa lang. Ano ba? 18 years old ba to? Hindi po, I'm kasi, 45. Totoo ba? Grabe, alam mo, ang cute ng boses mo, ang liit, mas maliit pa sa akin. Thank you so much po. Alam niyo po, favorite ko po yung mga kanta ninyo. Yung lagi ko po kayong pinapanood sa video. Pag may problem ako, yung po pinapahinggan ko. At medyo na babawasan yung problem. Uy, Tony, umiiyak ka ba? Are you crying? Yes, yes. Oh, bakit ka umiiyak? May problema ka? Sobra, mabigat lang po. Sobra. Naku, okay, Tony, ano ka ba? Single ka ba ngayon? May problema ka ba sa pag-ibig? Problema sa mga anak? Sa ex-partner? Bigyan mo kami ng idea. Anong problema? Hindi po ako single. Hindi po ako single, but dumadaan po ako ngayon sa... ang situation po namin na hindi po maganda. Problemang pag mag-asawa ito? Yes, po, DJ Kara. So okay pa naman kayo ng asawa mo? Magkasama pa naman kayo? Parang ganun? Yes po. May problema lang? Yes po, nauwi lang. Nauwi naman po siya. Pero, uuwi lang siya kung anytime, kung anong oras niya gusto.
Okay. Ganun po. At every time na may makikita ko sa kanya na for me bilang asawa, mali na ano, hindi ako pwede mag-ask dahil makakatikim ako ng mura. Masasaktan ako. Palalayasin ako ng bahay. May mga anak kayo? Yes po, may anak po. Ilan? Ah, isa po. Ah, isa lang? Ano, dalaga na, ganon? Binata na? Yes po, 17 years old. Okay, ano naging problema sa samahan yung dalawa? O kailan ba malaman namin? Hindi ko rin nga po alam, DJ Kara. Parang nag-start lang yan na parang meron akong sa work niya. And then, hinihingi ko naman po yung side niya, paliwanag niya. But every time I ask him, he getting mad at me. Lagi siyang galit. Lagi niya akong minumura. Nagbabawalan niya akong mag-call sa kanya. Lahat na po ng masasakit na salita na tikman ko. Malamang hindi mangyayari ang ganyang samahan ninyo kung walang pinag-ugatan niya. Nag-start yan before tas hanggang sa lumaki ng lumaki. Ano to, may third party ba siya? Hindi naman po niya inaamin, DJ Kara. Pero ang trato po niya sa akin, ganon. Ang sabi ko naman sa kanya, naiintindihan kita bilang lalaki, nagkakamali ka. Pero sana, ipaliwanag mo sa akin na maayos. Pero pinilit kong inaayos ko hanggang ngayon. Pero lagi na lang niya ako minumura. Parang natakot na ako doon sa pagmumura niya. Hindi ko na po alam ang karapatan ko bilang asawa. Bakit doon umabot kayo sa point na may murahan na? Hindi ko. Saan nagsimula yung murahan? Meron kayong, feeling ko meron kayong away na pinagsimula na doon nag-start na nakapagmura ang isa hanggang sa nasanay na. Opo, totoo po yun, DJ Kara. Anong totoo away yun na nasimula magmura? Doon nga po, about po doon sa... Sa pinaghinalaan mo? Yes, Doc, yes. Pero yes. Na-prove mo ba? May nagsabi po sa akin, tsaka yung ano niya rin, isa sa mga friend niya, sinabi sa akin na umamin niya daw sa kanya na meron siyang karelasyon. Sinabi mo ba yun sa asawa mo na may umamin na sa akin na may karelasyon kang iba? Opo. Anong sagot niya? Hindi po siya umaamin. Pero inamin niya sa iba, pero sa'yo hindi niya inamin, ganun? Opo. Hindi po niya inamin. Kasi naman po niya ina-expect na sasabihin sa akin ng kaibigan niya. Kaibigan niya mismo, lalaki ito? Opo. Bakit sinabi sa iyo ng kaibigan niya? Anong reason ng kaibigan niya? Kasi naaawa na daw po siya sa akin. Parang siya yung may alam ng lahat. Opo. Hindi ba sila nag-away magkaibigan nung sinabi mo sa asawa mo na sinabi sa akin ng friend mo eh? Inanom po niya, kinompronto po niya yung kaibigan niya. And then sabi nung kaibigan niya, bakit ka sa akin nagagalit? Sinabi ko lang ang totoo sa asawa mo dahil naaawa ko. Gagawa-gawa ka ng kalokohan ngayon, duwag ka palang harapin ang asawa mo. Ganun po. Sa akin naman po, DJ Kara, kung sakasakali naman po nagkamali siya ng mga panahon na yun. Papatawarin mo naman. Tanggap ko po dahil ano naman po, lalaki siya, kasabi nga po ng iba. Pero yung hindi siya umamin na ano po ba siya, santo, na wala siyang ginawang pagkakamali, siguro naman po parang hindi naman po siguro tama yun. Natry mo na bang imbestigahan at kumbaga sa sarili mo mismo matuklasan na totoo talaga ang lahat? Minsan po, nagpupunta ako sa work niya. Kinausap po na rin ng mga katrabaho niya. Well, hindi naman po sila umamin. Wala po. Wala at wala po. So wala ka din talaga mahuli, malaman? Wala po. DJ Kara, hindi po talaga sila nagsasalita. Sino yung sinabi nung kaibigan niya na babae na, ano, karelasyon niya? May sinabi bang pangalan? Wala naman. Kasamahan po niya sa trabaho. Basta ang sabi lang, yung kasamahan namin sa work, ganun. Magsusumbong lang din yung friend niya. Bakit di pa niya lubos-lubosin, di ba? Sana sinabi niya na lahat, pati pangalan. Opo. Siguro DJ Judge, DJ Kara, kahit naman po sabihin ko po, siguro wala na rin po kasi hindi rin naman po nila inaamin. Well, alam mo, wala tayong ano dito para malaman kung sino nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Opo. Diba? Opo. Kasi sa akin naman, kung talagang totoo din yon, dapat sabihin na nung ano yung kusino yung tinutukoy niya. Para at least, hindi ka nangangapa. Hindi yung sinabi lang niya na may iba siya. Sinabi naman po niya sa akin. Kung sino? Yung girl. Opo. Kilala ko naman po. Okay. Pero naimbestigahan mo naman. Opo. Hinarap ko naman po yung... Anong, yung girl? Opo. Anong sabi ng girl? Siya, hindi daw po, wala daw po. Pero matapang pa po siya, galit pa po siya sa akin. Oo, pero ilang buwan na to nangyayari na? Matagal na, DJ. Years na? Kara, opo. Since
2016 ko na-discover yun. Oh, ang tagal na nga, tapos 2019 na ngayon. Yes, Dok. Yes, po. Talaga pong always na po kami nag-aaway, kung ano-ano pong masalita ang sinasabi niya sa akin. Mm-hmm. At sa akin lang naman po, kung talagang wala, pakita mo sa akin, i-prove mo. Nag-usap na ba kayo mag-asawa? Willing ko po siyang kausapin, pero siya ayaw so, daw po niya pa ng ganito. Ayaw daw po niya ng konfrontasyon, di daw po siya mahilig ng mga confrontation. Pero kailangan niya ma-realize na sa pag-aasawa, pag nagkakaroon ng problema, kailangan ayusin kung gustuhin niyo talaga pareho. Yes. Hindi pwedeng ikaw lang ang may gusto maayos, kailangan siya din. Dumating na po ako, DJ Cara, sa point na hindi na lang ako kumibo. Inayaan ko na lang din po. Kasi at mahirap yun. Opo. Kasi nasa dibdib mo lahat. Opo. Napapagod na rin po ako. Wala na rin po kasi ako magawa. Parang bilang asawa, hindi niya na nagde-decision na siya mag-isa kung saan niya gusto pumunta every time na may lakad sila sa trabaho. So wala na siyang pagpapaalam sa'yo? Wala na po. Kahit po nagpapaalam siya, sasabihin ko, sana huwag ka na lang sumama. Hindi pa rin po niya pagbibigyan. Every kasi time din po ako natatawag sa mga katrabaho niya, sasabihin na lang po ng mga katrabaho niya na hindi na daw nila nakakasama ang asawa ko, pinagbibigyan na nga lang daw ako. Mga ganong eksena. Kaya wala, parang hindi na lang ako kikibo. Para, kasi wala rin DJ Kara eh. Mm-hmm. Kahit magsabi ako, kahit parang hindi na, wala nang power. Wala nang epekto? Wala na. Kasi alam nyo, kaya lumaki siguro ng ganyan kasi hindi nyo talaga napapag-usapan kung ano talaga yung totoong problema. Kumbaga, hindi nyo na ilalabas sa isa't isa na alam mo masama ang loob ko sa'yo dahil ganito. Tapos umaabot na lang sa puntong murahan na lang. Si ako po, nagiging open ako sa kanya. Alam po niya yan. Alam niya yan na nagiging open ako sa kanya. Pati mga friends ko, kinausap siya. Ang sabi lang sa kanya ng isa sa mga friend ko, mabait ang asawa mo. Ang sagot niya, hindi mabait yan, blah, blah, blah. Sa ilang mabait yan, ganun. Parang lahat na ng pangit na sa akin. Wala na so, ang tingin ng asawa mo sa'yo ay hindi mabuting asawa. Ang tingin niya sa'yo, parang ang tingin niya sa'yo salbahe dahil siguro sa murahan portion ninyong dalawa at saka sa lagi niyong pag-aaway. Opo, actually, DJ Kara siya naman po yung madalas magmura sa akin. Pero, bukod dun sa pinaghihinalaan mong katrabaho niya, nakarelasyon niya, may iba pa ba na involved na babae na dumaan sa kanya? Hindi ko, marami po akong nararamdaman sa kanya, pero ito lang po yung isa sa mga may nagsalita sa akin. Well, mahirap talagang i-prove kapag sinabi lang. Kasi kung hindi mismo sa'yo nang galing, hindi mismo ikaw yung nakakita, madaling i-deny ang isang bagay na, di ba? Opo. Pwede niya i-deny talaga yan unless opo, may proof ka na, ginawa mo talaga to, niloko mo, kung may nabasa akong chat, may nabasa akong text. Nabasa po ako sa kanila. Ano ang nabasa mo? DJ Kara, kasi baka ma'am, obvious na lang talaga ako to eh. Okay. So, sige, wag na natin banggitin. Pero opo, kasi hindi ko din masasabi kung paano ko sasabihin sa'yo na maniwala ka dun sa kaibigan or hindi. Dahil magde-depend lang tayo kung ano sinabi ng kaibigan. Paano kung lahat ng kaibigan magsabi na, niloloko ka ng jowa mo, maniniwala ba agad tayo? Kara, di ba bilang babae, may instinct tayo. Pero dapat may proof din. Mahalaga din yun. Yes, DJ Kara. Buko dun sa... proof, kaya okay, hindi ko po ma... Masabi. Okay. I-broadcast dito kasi baka hindi ko alam kung nakikinig sila. Okay. Ang itatanong ko na lang... Mabugbog na naman ako. Mabugbog? So nagkakapisikalan kayo? Opo, binubugbog po niya. Tony, base dun sa nabasa mong text, ramdam mo ba na may something dun? Yes, may mga po nabasa ka bang words na I confirm? Yes po. Meron. Okay. So meron. Hindi ko natatanong kung ano yung exact words kasi nga sabi mo to yes, protect po yourself. Opo. Pero base dun sa mismong ikaw na nakakita. Kasi dun tayo magbe-base ngayon. Opo. At sa mismong, meron din po akong makita ng mga pictures. Oh my gosh. So confirmed nga. Opo. Na nagloloko siya. Opo. Pero pinakita mo ba sa kanya yun na nakita ko lahat ng to? Kasi hindi na-deny pa rin niya, di ba? Opo, pinakita ko po yun. Anong sabi niya? Deny din po niya. Wala daw po yan. Magkatrabaho lang sila. Natural daw po. At yun din ba yung babaeng tinutukoy ng friend? Yes po. Okay. Kasi inisto ko po ang FB niya. At nabasa mo yung conversation na yes, may something? Po. Yes po. Nako, alam mo, Tony, naiintindihan kita na yes, gusto mong isalba po yung... Siyempre, yung iba, di ba, kailangan talaga gawin lahat ng paraan, mag-sacrifice, yeah, salba. Pero sa nakikita ko dito, hindi lang kasi third party ang involved, kundi yung sinayong pambubugbog, napakalaking grounds niyan para hiwalayan yes, mo ang asawa mo. Yes po. Diba? Totoo po yun, nakikipaghiwalay na po siya sa akin. Kailan siya nakikipaghiwalay?
every time po na may makikita ako sa kanya, sa cellphone niya na hindi maganda. Siya na yun? Opo, sasabihin niya sa akin, pwede po ba akong sabihin yung exact word? Basta wag lang mura. Ayun nga po, sabi niya, sabi niya, lumayad ka na dito. Sabi niya, okay. Ayoko na, sabi niya, pi, ganun. Okay. Alam mo, hindi na maganda yung takbo ng ano nyo. Hindi ako kung bakit kita pinakasalan. Pi, ganun. Basta okay. Takit. So, musta murahan, ganun. Ano? Nako, Ate Tony. Hindi kaya talagang kailangan ikaw na mismo yung magpaalam sa kanya? Kasi siya na mismo yung nagtutulak sa'yo palayo eh. DJ Jaja, ang pinangahawakan ko na... Ay, I'm sorry. Okay lang po. Ako po si DJ Kara. DJ Kara, kasi po dalawa po kayo sa gabi na pinakikinggan ko si Papa Jack. Tapos sa kanya din po pag nag-break si Papa Jack. Sige po, kasali po ba talaga ako sa pinapakinggan nyo? Opo, I love you po DJ Kara. Gusto po kita, ang ganda-ganda mo. Promise, swear to God. Sige, commercial break po yun. Comedy. Opo. Sige, tuloy po tayo sa drama. Opo. Sa usapan natin. Opo. Sige, so yun nga po Ate Tony. Ano po sinasabi nyo kanina? Ano na nga po yun? Nawala na rin. Nawala na natin ako. Ayun, ang nasasabi ko si Ate Tony, sabi mo nga, dinuduraan ka sa mukha, minumura ka, yes. Ng bababae, binubugbog ka. Alam mo, enough na yun. Sobra-sobra pa nga yun eh. Alam mo, DJ Kara, ang pinangawahan ko na lang po, kasi kasal naman po kami, ang sabi ko na lang po sa kanya, if ayaw mo na talaga, willing ka naman, kung saan mo na gusto, nile-let go na kita. Pero ang palisin ako dito sa bahay, ina lang sigurong hindi ko ibibigay sa'yo. Siyempre, ilalaban mo yung rights mo. Opo. May karapatan ako kasi naging mag-asawa tayo at may anak tayo. Bakit mo pa kailangan kaming paalisin dito? Eh, ganun din, mahihirapan kami. Maaati mo ba yun na mahirapan kami? Kailangan pa ba namin umupa ng bahay? Sabantalang dito, wala kang pabayaran. Mm-hmm. So, ikaw naman ang may maayos na trabaho. Ikaw na lang ang umalis kung saan mo gusto pumunta. Yun na lang po talaga ang sinabi ko sa kanya. Pero pinipilit niya po talaga ako umalis. DJ... Bakit ikaw? Yun po ang sabi niya. Minsan sabi, ang sabi ko na lang po sa kanya, hindi ako alas dahil nandito ang anak ko. Ang sagot niya, pi na naman po. Isama mo ang anak mo. Lumayos kayo dito. Wala akong pakialam sa inyo. DJ Kara, talagang hindi ko alam kung ano. Wala na talaga. Bakit di ka pa sumuko, Ate Tony? Sumuko na po ako. Pero yung lumabas po ng bayang, hindi ko po gagawin. Ah, pwede kumbaga, yung sa legalities, pwede mo naman ireklamo yan. Kasi, diba? Ayoko na. Kung tutusin, DJ Kara, ayoko na po idahan sa mga ganon-ganon. Kasi wala po akong work. Pero kung yan lang yung makakapag-ano sa kanya eh. Kung makakasampal sa katotohanan yun sa kanya na, huwag may karapatan ako, diba? Opo. Saan ka naman pupunta kung wala kang work? Wala kang work ngayon. Saan may trabaho? Sabi ko nga sa kanya, ang tanda ko na, 45 years old na ako. Sinasakta mo pa ako, minumura mo pa ako. At hindi yun healthy. Yes. Mas maigi bang pakawalan nyo na lang ang isa't isa kaysa saktan nyo ang isa't isa araw-araw? Yun na nga rin po yung sinasabi ko, bakit umuwi pa? Umuwi tsaka, naman dito, alauna, alas 12, at saka, nagtatrabaho pa ng gabi. Parang hindi na kayo mag-asawa sa lagay na yan. The moment, yes. Actually, the moment na nang babae siya, at the moment na sinasaktan ka na niya, wala na siyang respeto sa'yo. Parang totoo. Tinanggal niya na yung karapatan niyo bilang mag-asawa. Totoo po yan. Diba? Parang... Sabihin natin sa papel, mag-asawa kayo. Opo. Pero totoo ba? Ganun ba talaga ang mag-asawa? Nagbubugbugan? Saan? Nag-boxing na lang siya, diba? Bugbugin opo niya yung ano. Nakakaloka yun! Diba? Nakakaloka po talaga. Ah, kaya Ate Tony, alam mo, bigyan mo ng kasiyahan ang sarili mo. Ilan taon ka na? 45. 45. Alam mo, sa edad mong 45, marami ka na napagdaanan sa buhay. Kumbaga, kung may masasakit ka mang pinagdaanan sa buhay, I think that's enough. Hindi pa tapos ang buhay mo sa kanya. Opo. Malay mo, pag alis mo sa side niya, hindi natin masasabi kung saan mo gustong pumunta, kung mag-abroad ka man, or maggawa ka ng sarili mong business, or mag-shine ka sa ibang bagay. Malay mo, dun mo pa pala makikita ang happiness mo. It's never too late hanggat buhay tayo. Hanggat may pagkakataon na pwede nating pasahin yung sarili natin. Kasi, who knows, the next thing you know, di ba, ilang taon na tayo? Konti, di ba parang, di ba? Opo. Kailangan natin minsan madaliin din kasi isa lang yung buhay natin at maiksi lang yan. So wag na natin gamitin sa mga bagay na pwede tayong umiyak, pwede tayong masaktan na masaktan. Wag na natin siyang dun gamitin. Opo. Sa magagandang bagay na lang natin siya gamitin. Opo. Tsaka alam mo, ano yan eh, grounds yan, matinding grounds yan, di ba? Sa pag-aasawa. Ano nga po niya, lagi po rin niya ako tinatakot na. Lagi po sa kanya na,
magdemanda ka. Ginaganon niya ako. Sige, magdemanda ka. Baka alam niya kasi na hindi mo naman kasi gagawin. Kaya okay lang sa kanya na magsalta ng ganun. Pero kung alam niya na pwede kang lumaban, naku. Sabihan din po niya ako magnanakaw. Magnanakaw! Sa pera po, wala naman po ako ninanakaw. Swear to God. Well, hindi ko na alam yung mga iba pang detalye ng away ninyo. Pero dahil nagkakamurahan nga kayo, malamang kahit anong pag-awayan nyo, issue na yan lagi. Opo. Diba? Issue na talaga yan. Naku. Pero kailangan mo lumaban, te. Kasi baka iniisip niya hanggang ganyan ka lang, hanggang magbubungangaan lang kayo. Opo. Diba? Yung kagaya nga na sinasabi ko kanina, matinding grounds yan para makapaghiwalay na sa asawa mo. Alam natin na kailangan natin i-save ang marriage natin. Pero kung ganyan klase at mamamatay ka naman sa bugbog, diba? Bakit ka magsistay sa isang relasyon na pwede may magmahal sa'yo kaysa binubugbog ka at sinasaktan ka physically and emotionally? Diba nga, two things lang ang pwede maging rason para hiwalayan mo ang asawa mo. Kapag dinungisan niya ang kama na mag-asawa, yun yung first. At yung pangalawa, kapag binubugbog ka. Dalawa na yung ginawa niya sa'yo. So, enough na yun. Huwag kang manghinayang. Opo. Kasi para saan pa ang pagsistay mo na kasama siya kung hindi ka naman happy? Oh, yes. Opo. Diba? Mag-focus ka na lang dun sa anak mo. Ilan? Ka-graduate na ba yung anak mo? Grade 11 po. Grade 11? Last year pa po. Malay mo, pag magkasama kayo ng anak mo, siya naman na mag-ahon sa'yo, di ba? Lumayo-layo kayo. Opo. Diba? Kasi hindi niya marirealize yan hanggat magkasama kayo. Kaya nga po eh. Oh, isang taong gumagawa ng mali, hindi niya marirealize yan hanggat hindi nawawala yung taong nasasaktan niya. Opo. Thank you so much, DJ Karay. Lumaban ka, te, ha? Naku, lumaban ka. Sinasabi I love you. I love you. I love you ni Papa Jack. Sige. Maraming salamat, ha? Maraming din po salamat, DJ Kara. Sana marami ka pang kantang kantahin mamaya sa vlog mo, sa video mo. Kinakanta ko rin yan. Ginagaya kita. I talaga love ba? You. Opo. Okay, maghanap ka na ibang ano kagaya ng source of happiness. Right opo. Now yun. Pero ate, wag mo nang patagalin pa yan. Lumaban ka na. Opo, thank you. And humingi ka ng guidance. Mag-pray ka, ha? Opo, opo. I love you. Salamat. Bye-bye po. Bye-bye. Medyo gumaan yung ano ni ate, yung boses niya. Kasi kanina pagtawag niya talagang halos parang gusto niyang humagulgul, ibuhos na yung luha niya, diba? Di totoo, diba? Pero ngayon medyo nagumaan na. Minsan talaga hindi naman kailangan. Alam niya minsan hindi naman kailangan ng advice ng isang tao eh. Ano bang dapat kong gawin? Kasi sa totoong buhay, alam mo na talaga yung gusto mong gawin dapat. Alam mo na kung ano yung tamang gawin. Hindi mo lang magawa kasi wala nagpo-push sa'yo. So minsan, hindi lang sa advice tayo nagbabase. Minsan kailangan din ng taong makikinig sa atin para mailabas natin at gumaan ang nararamdaman natin. Minsan ganun lang eh. Kailangan natin ng pakikipag-usap. Hindi natin kailangan ng best advice in the world para sa mga problema natin. Kailangan natin na ang tao, di ba? Na magmamalasakit sa atin at makikinig sa atin at tutulungan tayong magdesisyon. 'Di ba? Nang tama at nang makakapagpasaya sa atin. 'Di ba? Lagi nating isipin, life is short and isa lang ang buhay natin. Huwag nating ubusin sa mga bagay na ikakasakit lang natin. 'Di ba? Natawa daw sila di. Sa iba'y natawag sa akin. Oy, friend naman natin 'yan si DJ Chacha. Natawa lang ako bigla. Oo. Anyways, nakakalungkot kapag ganyan, 'no. Bakit ganun? Sa umpisa ng relasyon, lagi kayo masaya. Pag nililigawan mo yung babae, lahat ginagawa mo para sa kanya. Pag napasayo na at matagal na kayo, wala ka ng pakialam. Okay lang nasaktan mo siya. Pero pag nagsisimula ka, hindi okay nasaktan mo siya. Hindi okay. Kasi ang gagawin mo lahat sa kanya, ay yung pampasaya sa kanya. Diba? Ay, nako. Kaya dapat sa mga matatagal na magjojowa, sa matatagal na mag-aasawa, balik-balikan niyo pa rin kung paano kayo nagsimula, kung paano kayo nagmahalan, 'di ba? Kung paano niyo napasaya ang isa't isa, kung paano niyo nirespeto ang bawat isa na hindi niyo na nagagawa ngayon. Yan yung nawawala. Minsan kailangan mo mag-isip-isip, magpahinga at ma-realize yung mga bagay-bagay na nagbago na pala. 'Di ba? Ako i-share ko lang ah. Naisip ko lang naman, baka kasi makatulong sa inyo. Ako, pag halimbawa medyo bad trip ako, tapos halimbawa naiinis ako sa taong yon, minsan binabalikan ko yung mga text messages namin before. Halimbawa, 1 year ago, 6 months ago, kung ano man, kung ilang years ago man yan, baka makatulong din sa inyo. Suggest ko lang naman na pwede nyo balik-balikan yung mga old text messages, old pictures, para ma-remind kayo na, ay, ganito pala kami nagmamahalan dati. Bakit hindi ko ibalik? Diba? May ganun eh, ay, ganito pala kami mas kung gaano kami kasaya dati, bakit di ko ibalik? Kasi minsan nawawala yun dahil nagkakalimutan na. Diba? Huwag kayo magkalimutan, ano ba? Diba?
Sabi pa, blatter mo yan sa barangay. Pero alam nyo ano yun ah, damage yun ah, yung pambubugbog. Naku! Nakakagigilan yung mga tao ng bubugbog. Diba yung nananakit physically? Wala kayong mga respeto, hindi kayo nakakatuwa. Kailangan nyo mong bugbog, mamahalin nyo. Tapos, diba? Tapos after ilang years, bubugbogin nyo na porket nag-aaway kayo. Mag-aaway kayo, sampalin nyo yung pader. O sabunutan nyo yung mga sarili ninyo. Hindi yung taong minahal nyo at nagmahal sa inyo ang sinasabunutan nyo o sinasampal ninyo o sinusuntok ninyo. Mag-boxing na lang kayo, di ba? Sa labas, dun yung ilabas lahat. Oo. Hindi yun, dun yung nilalabas sa kanya yung mga gigil nyo at sama ng loob. Hindi maganda yan. Ako, para kasi sa akin, wala talagang justification ng pananakit eh. Kahit anong away ninyo, kahit sabihin ng partner na, eh kasi binungangaan niya ako eh. Diba, minsan kasi ganun, eh kasi inanon niya ako eh. Eh kasi tin-trigger niya ako eh. Bakit? 'Di ba? Hindi pwedeng ganun yung dahilan. Wala sa akin justification yung pananakit physically. Ang bastos niyo. Gigil tuloy ako. Hashtag daw. Hashtag tama si Kara. Yung totoo. Nakakaloka kayo. Oo. Anyways, ayun na nga. Ang bigat ng problema natin, no? Ay, nako. Ate Kara, magbasa ka ng old message nyo. Tsaka pwede ba? Parang awan nyo na yung mga post ko. Huwag nyo laging i-connect. May iba din akong friends. Lagi na lang kinokonnect na may kaaway ako. Oo, sabi dito, DJ Kara, paano mo ibabalik kung binubugbog ka na? Pag binubugbog ka na, iwan mo. Ang sinasabi ko lang doon na ibabalik, doon sa mga ano, sa mga relasyon na pag tumatagal, medyo super away na, hindi na nagkakaintindihan, wala na respeto. Pero pag bugbog, iwan agad. Wala nga justification yun, di ba? Wala, walang bati-bati dyan. Depende na sa'yo kung gusto mong patawarin, pero the second time na inulit-ulit yan, pwede magawa yan. So, mag-ingat ka na. Pag once na nasaktan ka na ng isang tao, possible na pwedeng mangyari ulit yan. Kasi gigil na gigil talaga ako sa mga nabubugbog eh. Akala nyo ha? Bakit ba ako affected? Na-affected ako. Hindi ko din alam. Nabwisit lang ako bigla sa mga nananakit. O ayun na nga, kalma-kalma na daw ako. O kalma naman ako. Ngayon lang nag-sink in sa akin yung mga kinakwento ni ate. Bigla ka ng gigil kasi minsan diba pag nagkikwentuhan kayo saka mag-sink in pag tapos na. Ay nako, ayan. Hello sa lahat ng live viewers natin ngayon, sa lahat ng mga ano, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Hello po sa mga nasa biyahe, sa lahat ng mga magujowa na laging nag-aaway, magbati na kayo. Sa lahat ng mga nagbubugbugan, parang awa nyo na, wag nyo na ituloy yan oh. Dapat walang kasaling ganyan sa relasyon. Walang bugbugan, walang sampalan. Diba? Dapat walang ganun. Anyways, eto na naman, nag-comment, eh ikaw nga Karita, hindi mo malang kinumusta ang Papa of Manila, eh may sakit pa naman yon. Ano naman pong alam mo kung hindi ko kinumusta o hindi? Hindi ko naman ipopost kung tinext ko ba o hindi. Kakaloka kayo, yung totoo. Tsaka sa napakatigas ng ulo nun, lagi ko sinasabihan na magpa-check up, hindi naman nagpa-check up. Minsan nga, nagsiset na ako, o bukas at 2 p.m. ganyan. Nagsiset na ako, wala talaga, ayaw. Huwag nyo na akong awayin, ha? Naluloka na ako eh. Ay, nako, nagutom ako bigla sa haba ng ano ko, litanya. Anyways, ayun na nga. Sana lahat tayo nagmamahalan. Peace, 'di ba? Make love, not war. Para sa mga magjowa ngayon diyan, nata-traffic tapos nag-aaway. Alam sa inyong lahat, sana tama na 'yan, 'di ba? Magmahalan po tayong lahat kasi after all, maiksi lang ang buhay natin at gamitin na lang natin 'yon para magmahalan at magpasaya ng bawat isa. Tumawag ka na 7212429 dahil magbabalik ako mamaya para sa ating hot stories. Ayan, magbabalik ako mamaya, live na live din po tayo mamaya. In the meantime, ikaw muna ay mag-enjoy at mag-relax dyan. Dito pa rin sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo... Yeah!